Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Laila de Lima naman muna. Duterte says he is not engaged in any destabilization plot. Even after his ex-spokes Harry Roque said BBM changed his mind on letting ISIS investigator in to avoid ako. It's not inconceivable that pro-Duterte forces are doing all pressure is doing all to pressure government not to cooperate with ICC. Alam mo, Madam Laila de Lima, ICC pa rin na issue mo, no? Hindi po natatakot si Pangulong Duterte sa ICC, no? Hindi po yan natatakot si Pangulong Duterte sa ICC. Alam po namin lahat, wala pong magagawa ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Kayo po mag-move on, pahinga na po kayo. No, nakalaya na kayo. Wala na po kayo, hindi na po kayo relevant. Hindi na po kayo pinag-uusapan. Lahat po ng bitawan yung pananalita, para na lang po kayo si Trillanes. No, mga expose ninyo, wala na po. Wala na pong nawawala. Talaga, Daniel? Nakausap mo, Daniel? Si Pangulong Duterte daw, kabado? Talaga? Nakausap mo? Talaga, Daniel, ha? Aasahan namin na may magagawa yung ICC, ha? Oh, baka pag natapos tong 2024, ihihirit nyo na naman, 2025 naman. Pag natapos yung 2025, wala magawa ICC, 2026 naman. Hanggang makaabot ng 2028, presidente na si Sara, ICC pa rin ang... Alam po ninyo, huwag nyo na pong bigyan ng pag-asa. Kawawa naman kayo. Huwag nyo na pong bigyan ng pag-asa yung mga katulad mo na hanggang ngayon naghabol na makulong, makita nyo sa kulungan si Pangulong Duterte. No? Okay, ito ha. Pakinggan niyo po tayo. Ito po ay isa sa mga PR. Kasi alam natin na PR to eh, si Tea Tan. Ewan ko kung ano katungkulan niya. Basta kung pinopromote niya lagi si Pangulong Marcos at si Martin, malamang PR to. Wala namang kita rito sa X o dating Twitter. In desperate scramble to save their faces and salvage their crumbling reputation after Duterte said there's no pulburon video, the DDS sheets are shamelessly performing mental contortions to justify why Duterte denied that the pulburon video and the stabilization exist. Their twist logic had led them to ironic confessions. Duterte is an untrustworthy liar. Okay, ang pinalalabas ni Tea, siguro kilala niya yung mga DDS vlogger, no? Ang pinalalabas niya, sari-sari daw kung ano-ano raw paliwanag ng mga Duterte vloggers dahil ayaw naman nilang sabihin. Kumbaga, ang sinasabi, pinapaliwanag ni Duterte na kunwari walang pulburon kahit meron. Sinabi po ni Senator Tulpo, ang mga katagang, yung sinabi ni Rafi Tulpo, ang karagatan natin sa West Philippine Sea, natin ay papayag tayong sasakupin na rin nila. Wala akong idea, no? Kung ano yung nasa kalsada na natin. Yung meron, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Baka yung mga kalsadang ginagawa. Kala ko literal na kalsada. Yung pala yung jeep, no? Yung mag-i-import daw tayo ng mga imported na e-jeepney. Yung mga modern jeep na i-importin po natin sa China. Yung pala yung tinututulan ni Rafi Tulpo, no? Pananakop. Kung ganyan po yung pananaw, kung ganun po na nasakop na po yung kalsada, aamin na po ako, nasakop na po yung kusina namin. Panay made in China. Panay made in China. Hindi natin pinagtatawa ng si Rafi Tulpo. May valid point po siya, no? Kaya lang, grabe naman yung term, pananakop ng kalsada, no? Samantalang, ang gusto lang naman pala niya, bumili po tayo ng mga Egypt mula po sa mga local manufacturer. Kinukumbinsin niya yung gobyerno, yung pamahalaan, na wag na sa China kasi yan po ay ayon nga dito sa SMNI, no? Nangangamoy corruption daw ayon kay Tulpo. Nangangamoy corruption ayon kay Senator Rafi Tulpo ang planong pag-import ng modern jeepney mula sa China. Ako naman po, sang-ayon ako diyan. Kita niyo naman, ha. Paminsan-minsan sinasang-ayonan ni Rafi Tulpo.
Ang imported China jeep daw ay cost 2.6 to 2.9 million per unit. No? Itong gustong ipalit, itong mga kaawa-awa nating jeepney driver na gustong ipalit, no? Itong mga modern jeepney na to ay nagkakahalaga po to ng 2.6 at 2.9 million pesos. Samantalang kung tayo po ay bibili sa local manufacturers, local companies katulad ng Sarawat Francisco Motors, eh kaya po makabili ng mga jeepney driver sa halagang 900 to 985. Wala pa po sa kalahati. Sino pong hindi maganda po yan? No? Sino pong magsabi na pangit po yan? Kaya lang, ito nga po, eh, no? So makakatipid daw yung gobyerno na 1.7 per unit. Maganda naman po, nakita ko kasi formang jeep pa rin. Yung, kumbaga, yung iconic na forma ng jeep, ha? Ay naroon pa. Kung yung ang alam kong pinagbabatayan lang naman yung makina na kinakailangan nakapasa sa standard kung anumang makina yan. Pasensya na kayo, wala akong alam sa mga sasakyan, no? Eh maganda nga yan sinasabi. O, alam niyo po, magaganda po mga sinasabi ng mga senador, eh. Kaya lang po, Senator Rapitul po, ito po ang sa akin, eh, no? Naisip niyo yan, di ba? Ah, naisip po niya, naisip niyo pa na parang may corruption na magaganap kung mag-import sa China. Kasi po, sa totoo lang, ang mga imported po sa China, di ba, karaniwan, mas mura kaysa sa locally produced. O, real talk po yan. Mas mura pa yung mga galing sa China. Ito lang po yung mas mahal ang galing sa China. Yung jeep. Eh, baka may katotohanan po yan. Una po, no, kung nangangamoy corruption, Rapitul po, ang dalas nyo pong manawagan ng investigasyon. Di po ba? Eh, bakit hindi nyo po investigahan yan kung nangangamoy corruption? O, ikalawa. Ikalawa po. Eh, ano pong gagawin ninyo? Makikiusap lang po ba kayo? Eh, senador po kayo, eh. Ang mga nakikiusap lang po, yung mga vlogger, yung mga pangkaraniwang mamamayan, kasi wala kaming power, eh. Kayo po, may nakikita, magandang solusyon. Lagi nga ako nakakontra sa inyo dahil lang sinasabi natin na kayo po ay nag-grandstanding lang. Eh, patunayan po ninyo na hindi kayo panghanggang grandstanding lang. Kasi po, kung yan po ay mananatiling hanggang sa dyaryo lang, ha? Di ba? Di ba sinabihan na po kayo ni BP Sara dyan? Nung kayo po ay nagpo-propose na tanggalin yung PTA contribution? Ano po sinabi ni BP Sara? Bakit hindi nyo po isabatas na tayo po yung mga Egypt ni natin instead na galing sa China, meron naman palang local manufacturer, ha? Eh dito na lang po bilhin. Yun po yung problema, yung pagkakaiba, yung action, eh. Ang dami nyo na po nasabi, magaganda po lahat yan. Yan po ang problema ko sa mga senador, eh. Kung napanood nyo yung topic ko kagabi, ang ganda rin na sinabi ni Senator Aimee, di ba? At saka ni Jinggoy, na masama yung labag sa konstitusyon, ha? Yung pagbabayad sa dun sa may pirmahan sa tsatsa. Yan ay sabi nga ni Jinggoy, unethical and illegal. Unethical at illegal pala, eh. Anong ginagawa niyo bilang senador? Eto na naman, nakakita ka ng solusyon. Mura. Ha? Matutuwa kung papipiliin yung mga jeepney driver. Mas mura di hamak to. Eto po pipiliin nila. Wala sana tayong problema dyan sa modernization. Kasi huhulugan naman ng mga driver yan. Di ba? Pipiliin po ng dahil kaya nga namumblema tayo dahil 2.6 million. Ano po sabi nung isang driver? Eh mga anak, napag-aral ko na kayo. Dahil dito sa pagdadrive ko ng jeep, eh. Sa katandaan ko, hindi na ako kukuha ng modern jeep para habang buhay kong hulugan na naman. Nakapag-aral na rin lang ako, ipapahinga ko na itong jeep ko. Eh pag 900,000, ano pong gagawin nyo? Senator Tulpo, hindi po. Ngayon po, panay-action na dapat. No? Wala na po yan salitaan. Wala po akong tutol dyan. Maganda po yung panukala nyo. Biruin nyo yun. Sasabihin nyo na meron kayong nakita. Ano pong gagawin nyo? Eh kung ipasan nyo, ibatas nyo yan na tayo po ay kukuha lang yung mga jeepney natin, kukuha lang tayo sa local manufacturer, eh di matutuwa po pa sa inyo. Tapos, ibatas nyo na rin na yung 900,000. Pasensya na po, ha. Kayo po may power para ipatupad yung naiisip nyo. Hindi po to programa lang sa radyo o TV. Kami po, mga vlogger, may maisip man kami, wala po kaming kakayahan, eh. Eh ang ganda po, eh. Sinasang-uyunan ko kayo for the first time. Yung panukala nyo na yan, maganda po yan. Ano pong gagawin natin? Yun ang problema. Pag yung press release nga to, eh.
Press release ni Senator Tulfo sa Senate of the Philippines. Yun ang problema kung hanggang press release lang tayo. Dapat inaaksyonan po natin. Di po ba? Okay. Kaya po tayo na pagbibintangan na Mr. Grandstanding. Pero kung kada salita po natin may aksyon, aksyon man na tayo. Nakakatawa yung mga senador, eh, no? Lahat, heads must roll. Lahat ng issue, meron po silang sinasabi. Eh, wala na. Aksyon po ang kailangan namin. Aksyon. Okay. Alam po nila lahat ng kalutasan sa lahat ng suliranin. Ang problema, hindi po tayo nawawalan ng solusyon. Eh. Po, alam niyo naman po ang nangyari, hindi pa rin po makamove on. Ang hindi po makamove on, dito po sa pulburon at saka sa disturb issue, yung mga... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.